This program is supported by Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna. Mag-Red Juice muna. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia. A 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit our website for more details. Kasabay ng inyong agahan, ihahain ang pinakasaliwa at maiinit na balita. 100%! Mahal lang yung kamatis ngayon, di ba? Ayun, tapos bibigyan mo ng tatlong piraso ng sili. Ako, mahal lalo yung sili ngayon. Bakit mahal ito? Kasi mahal kita. Yay! Good morning. You're watching 100%. Usapang diretso sa punto. 100% balitaan. 100% komentaryo ng NFA. Yung, yun ang maging mura bigas. Ay, nako. Hindi naman kayo bumibili ng palay sa mga magsasaka. Uh-huh. Saan ibebenta ng mga magsasaka yung palay nila, di ba? Hindi sa mga lalaking bodega, yung mga trader. Ayan. 100% totoo. Kasama sina Jen Zubardiaga at Nelson Lugo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. 100% bahagi ng Net25 TV Radio. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubeo and Jen Zubardiaga, here on Net25 and Radio Aguila. Hi, 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 hi! Morning, morning, morning! Good morning, good morning, good morning! Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! Abril la uno. Uy, unang araw ho sa buwan ng Abril. Tapos na ang Marso! Kaya, bangon na! Oh nga pala, Abril uno na nga pala ngayon, ano? Ay, pero seryoso itong programa natin, ay, ha? Hindi ho ito. Wala hong April Fool's Day. Wala, ha? Wala. Yan sa ito sa mga pool lang yan, sa mga pool. Yan, oh. Ang marami ngayon, swimming pool. Ay, oo, tama. Yun. Napakainit pala ng panahon dito sa Pilipinas, ano? Ay, oo. Meron na napagtanto na mainit dito. Oo, ma-appreciate mo talaga pag sa abroad ka. Ay, nako talaga naman, oo. Talaga naman. Ay, ganun talaga. Oo. Matapos po ang mahaba-habang bakasyon. Sana po sa pag-uwi ninyo ay masaya kayo at bumaon kayo na masasayang experience. Naman, oo. Ayan. Sabi nga nung kakilala ko, ano daw, buy experience. Yes. Yeah. Yan daw kasi ano eh, priceless. Kasi darating ang panahon, edi magkakaumpo ka na lang kayo, di ba? Yan. Hindi naman pwedeng, tingnan mo yung nabili kong ganito. Hindi, ang pag-uusapan niya, ay alam mo ba, nung ganitong ginawa namin? Yan. Ano ba? Pati sa mga bata, napaka, madali nilang, hindi nila malilimutan. Mm-hmm. Yan. Anyway, kamusta kaya ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway at ng South Luzon, ano ha? Mukhang nag-uuwian pa lang yung iba, no? Ayan. Kung kayo po'y dumaras ng traffic at nakikinig po kayo sa amin, chillax-chillax lang kayo, ha? Ano man po ang inyong ginagawa, ha? Siyempre po, may pasok na rin pala ang estudyante. May pasok ngayon, na ngayon. May pasok na rin ngayon, no? Bawal na tumawag kasi konti na lang ang school days, eh. Malapit na rin yung bakasyon. Mm-hmm. At simula rin sa araw na ito, tayo ay magiging 2 oras na rin pala. Alala ko, ano lang yan. Seryoso. Part ng April Fools. Hindi, seryoso din daw ito. Ano, ha? Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ganun ay ba? Ayan, ako talaga naman. Punong-puno ho ng balitaan yan. At mamaya pala, may makakasama tayo. Mga magsasaka, makinig kayo, ha? Uh-uh. Mga magsasaka. Meron tayong live guest mamaya. At magbibigay ng tips sa atin sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Ayan na maganda. Yan, ano ha? Bagong ano yan, bago natin kasama sa palatuntunan ito, Nelson, ano ha? At sa atin ng mga kabarangay, mga magsasaka, ngayon pa lamang, nagbubukas ng kanilang television, ano? At ng kanilang radio. Ayun, ano man po ang inyong ginagawa, tuloy nyo lamang po yan. Kami na po ang bahala sa balita at impormasyon. Ihain na po natin ngayon pong Abril 1, 2024, ang ating Tortang Headline! Dagdag bawas sa produkto ng mga operasyon ng mga produktong petrolyo, asahan daw po ngayong linggo! At sa kabila ng mainit na matinding init ng panahon, Meralco magkakaroon ng service interruption. Mahaba-haba po ito. Ihanda na mga pamaypay, April 2 hanggang 7.
banta ng anthrax sa publiko. Napakababa. Ay, naman pala. Ayon po sa DOH. Kakabahan na tayo dyan eh, ha? Executive order ukol sa pagpapalakas ng maritime security ng bansa, pinirmahan ni Paolong Bongbong Marcos. Lieutenant General Emmanuel Peralta itinalaga bilang OIC ng Philippine National Police. Bureau of Immigration nagbabala laban sa bit-bit scam. Ano kayang bit-bit yan? At sa atin namang pinaritong police report, 56 na insidente na itala ng PNP. Ano to? 56 na naitala. Ano ito? Lunod? Pagkalunod? Ayaw niyo yun. Dami. Oho, 56 na insidente ng pagkalunod na itala ng PNP noong long weekend break. Aksidente, ayun o. No? Uh-huh. Meron pang traffic, ano eh. Aksidente, hindi pagkalunod. Hindi lang, oo. Oho. O sige. Sari-sari na. Ayan. Hindi, may dagat din, o. May dagat din. Sa ating balitang probinsya, 14 na individual na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Quezon. At sa atin namang Gisadong Global News, 8 patay sa car bomb sa Syria. At sa Dalagang Sports News, Alex Ayala at Estelle Casino namayagpag sa W75 Croissy Bourbourg sa France. Yay! Yan po ang ating tortang headlines. At siyempre po appetizer. Pampasarap ng kwentuhan. Ito na po. Ihahain namin sa inyo. You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubeo and Jen Subardiaga, here on Net25 and Radio Aguila. Napakaliit po ng tsansa na kumalat ang anthrax sa malaking bahagi ng populasyon matapos maiulat sa ibang bansa ang mga kaso na nakahahawang sakit. Ayon po sa Department of Health, binabantayan nito ang pagdami ng mga kaso ng anthrax sa iba't ibang bansa at nakikipag-coordinate na po sa Department of Agriculture para sa mga hakbang sa pag-iwas para sa mga hayop, kabilang na po ang livestock. Ang anthrax po ay dulot ng isang spore-forming bacteria ay hindi po kumakalat mula sa isang tao patungo sa isang tao katulad po ng ubo at sipon. Karaniwan, naapektuhan daw po ng anthrax ang mga ruminant livestock tulad ng baka, kambing, tupa. Gayunpaman, ito ay maaaring makahawa sa tao at nakakamatay sa ilang kaso. Ayun. Pinirma na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang executive order na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security ng bansa. Binigyan din ng Executive Order No. 57 ang pangangailangan para sa maritime security at maritime domain awareness dahil sa mga seryosong hamon na nagbabanta sa kapayapaan at territorial integrity ng bansa. Sinabi pa ng Paulo na kinakailangan ang pagpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng bansa para matugunan ang mga cross-cutting issues na nakakaapekto sa pambansang seguridad, sovereign rights at maritime jurisdiction sa mga extensive maritime zones. Itinalaga po ng Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta bilang officer in charge ng Philippine National Police. Papalitan po ni Peralta si General Benjamin Acorda Jr. na naglingkod bilang top official ng PNP sa halos isang taon mula April 24, 2023 hanggang March 31, 2024. Bago po ang nasabing appointment, nagsilbi si Peralta bilang PNP Deputy Chief for Administration na ika-apat sa pinakamataas na posisyon sa National Police Organization. Pagka Deputy Chief for Administration, number 2 man po yun. Ano ha? Hindi siya pang-apat. Ang pang-apat, Chief Directorial Staff.
Ayun. Baka marami nakikinig sa ating mga reporters. Ano ba naman ito siyan? Tanda-tanda ng reporter, mali-mali pa ang sinasabi. Ano? Ayun, okay po. Okay na. Bumuo naman ang tatlong temang Department of Agriculture para pangasiwaan ang pagsasagawa ng mga infrastructure projects na magpapalago ng food production ng buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang mga team ay maghahanda ng feasibility studies para sa priority infrastructure projects. Ang mga team ay magda-drop ng framework at plano para sa imumungkahing post-harvest program para sa bigas at mais, pati na ang solar-powered cold storage at ang solar-powered irrigation system. Yun! Kailangan talaga natin ngayon mga solar plant, ano ha? Ayun. Yan po ang ating mga patikim na balita. Pampasarap lamang ng kwentuhan yan, ha? Ang detalye at siyempre po as mahaba-habang mga balita, ipaglilingkod namin sa inyo sa pagbabalik po yan ng 100%! You are watching 100%. Kasama ang dalawang guwapo. Dito lang sa Net 25 at DZEC 1062. Dami ng problema, parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat, ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Tingin ang Real Talk ng Bayan. Let's get together sa Net 25. Back! Welcome to Season 3 ng Magandang Araw! Magandang araw, magandang araw, magandang araw, magandang araw. Sa una nating episode, nandito tayo sa Anilao, Batangas. Magandang araw, magandang araw. Excited ako dahil makakasama natin ang ating first guest. Magandang araw! Kala nyo, walang bayad ito, ha? I did not even have to sing or dance. Papakainin lang niya ako ng cheesecake mamaya. Cheesecake lang. Sasama niya tayo sa kanyang paboritong hobby. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Wala pa nag-i-interview sa akin, ha? Wala pa, magdahan-dahan ka sa mga tanong mo, ha? Baka ma-eject ka dyan sa upuan mo. Kaya, tara na! Alas 5:14 na po sa buong kapuluan. Ito na, Nelson. Hayaan na natin ang ating mga detalyadong balita. Asahang mararanasan ng Metro Manila ang heat index na hanggang 43 degrees Celsius. Grabe naman. Nako po. Batay po sa monitoring ng PAGASA na itala pong heat index na 42 degrees Celsius noong Sabado sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Kaya para maraming maitang ulo sa naiyan isang araw, no ha? Ayon pa po sa PAGASA, ang mga lugar na may danger heat index o sa pagitan daw po ng 42 at 51 degrees Celsius, kasama na po ang Dagupan sa Pangasinan, Katarman, Northern Samar, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, at ang Iloilo City.
Ang highest heat index na naitala noong long weekend ay noong March 27 sa Dagupan City sa 47 degrees Celsius at Apari, 47 degrees Celsius din noon pong March 29. Ang danger and extreme danger heat index ay inaasahan sa Abril at Mayo sa kabila ng opisyal na deklarasyon ng summer o dry season sa atin hong bansa na maaaring umabot ng 52 degrees Celsius lang naman, pare ko, tindi. Maaari itong magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kung matagal pong ma-expose sa init ng araw. Kaya naman pinapayuhan po ang publiko na limitahan ang oras sa labas. Uminom po ng sapat na tubig. Iwasan po ang, tea, kape, soda. Tanggalin nyo na po sa katawan ninyo ang alak. Gumamit po ng payong o sombrero. Magsuot po ng may manggas sa damit kapag ka lalabas. Yan po ang paalaala. At dahil dyan, labas, suspendido po ang face-to-face classes para sa senior high school at sa mga bababang baitang. Jen! Ang tagal ko na hindi narinig yung babang baitang. Babang baitang nung... Elementary. Sa Iloilo City today, April 1 at bukas. Nako. Dahil din ho sa high heat conditions. Nako po. Sa isang executive order na ipinost sa kanyang social media account ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, abay suspended po ang face-to-face classes mula free school hanggang senior high school sa public at private schools sa Iloilo City. Kasunod po ito ng anunsyo ng PAGASA na nasa 41 degrees Celsius ang ito ho'y danger level heat na ho sa Iloilo mula April 1 at April 2. Dagdag pa sa kautusan dahil sa mataas na init na dulot ng summer season at El Nino, naisip po ng mga school head na magpatupad ng mga angkop na panukala para tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani sa loob ng paaralan. Kasama na po dito ang alternatibong learning delivery modes. Sinabi ni Treñas na discretion pa rin ng mga paaralan na suspindihin o kanselihin ang klase sa college at graduate school. Nakatakdang makaranas po ng service interruptions ang mga piling customer ng Meralco sa mga lugar yan ng Laguna at Quezon City ngayong Linggo dahil po sa sasagawang maintenance work. Ayon po kay Meralco spokesperson Joe Saldariaga, ang mga maintenance activities ay iaanunso tuwing Huwebes at Biyernes, ngunit mas maingat ang kumpanya sa summer season dahil sinasaalang-alang ang kanilang mga customer sa power supply. Hinimok din po ng Meralco mga large customers na pumasok po kayo sa interruptible load program at patuloy na sumunod sa energy efficiency initiative. Maghahanda na anyang Meralco para sa summer season at may sapat na reserve para maabot ang inaasang demand sa samang panahon ng El Nino. At asahan naman ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa fuel price forecast, sa unang linggo ng Abril, inaasahang tataas ang presyo ng gasolina ng 30 hanggang 50 centimos kada litro. Posible naman bumaba ang presyo ng diesel, 55 hanggang 75 centavos per liter. Matatanda ang nagkaroon ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo noong nakaraang Martes, 26 ng Marso. Ito naman ang magandang balita, Nelson. Mga kababayan, mga misis, mga may-ari po ng kantina, mga kainan, bababa daw po ang presyo ng LPG. Ba? Ito po ang sasalubong sa mga consumer sa unang araw ngayong Abril. So, hindi po ito lokohan, ha? Seryoso ito, Nelson. Ito po ay matapos na i-anunso ng Republic Gas Corporation o ito pong Regasco na magpapatupad sila ng 30 sentimo kada kilo bawa sa presyo po ng LPG. Ayun! Katumbas po ito ng 3.30 sa kada ilo o 11 kilogram na tangke!
Ito naman ang problema. Bumaba po sa 190.03 meters ang water level sa Angat Dam sa Bulacan dahil pa rin ho sa epekto ng El Nino at dry season. Ayon sa PAGASA, ito'y halos 9 metrong pagbaba sa level ng dam mula sa 199.23 meters. Ito rin ay 12.97 meters na mas mababa sa normal high water level na 212 meters. Una nang sinabi ni PAGASA hydrologist Richard Orindain na Orindain. Ano? Yan o. Oh. Akala ko, Amerikano. Kala ko na. Nasa abroad ka pa. PAGASA hydrologist Richard Orindain na maaari pang bumaba ang water elevation ng dam sa minimum operating level na 180 meters pagsapit ng June. Maliban sa Angat, makakaranas din ho ng decreasing water level ang iba pang dam sa Luzon tulad ho ng Amboklao, San Roque at Pantabangan. Sinabi naman ni National Water Resources Board Executive Director Ricky Azardon na hinahangad ng ahensya ang water security para ho sa lahat at matiyak ang bawat komunidad ay may access sa tubig. Napakaliit daw po ng tsansa na kumalat ang anthrax sa malaking bahagi ng populasyon matapos maiulat sa ibang bansa ang mga kaso po ng nakahahawang sakit. Ayon po sa Department of Health, DOH, binabantayan nito ang pagdami ng mga kaso ng anthrax sa ibang bansa at makipag-coordinate daw po, nakikipag-coordinate po sila sa Department of Agriculture para sa mga hakbang sa pag-iwas para po sa mga hayop, kabilang na po ang mga livestock. Ang anthrax ay dulot po ng isang spore-forming bacteria. Hindi po ito kumakalat mula sa isang tao patungo sa isang tao, katulad po ng ubo o sipon. Hindi daw po ganon. Karaniwang naapektuhan ng anthrax ang mga ruminant livestock tulad po ng baka, kambing at tupa. Gayunpaman, ito po ay maaari daw makahawa sa tao. Ayun, mula sa hayop, nahahawa yung tao. At ito po, meron na raw mga namatay mula Enero 2017 hanggang December 2023, meron lamang 82 hinihinalang kaso ng anthrax ang naitala po sa Pilipinas. At mula Enero hanggang Marso ngayong taon, wala pong naitalang anthrax health events. Ayon po sa World Health Organization, ang mga tao ay maaaring makakuha po ng anthrax mula po sa infected animals o sa pamamagitan ng mga kontaminadong produkto. Ipinapayo po ng ahensya sa publiko, iwasan ang raw o hindi lutong karne o mga produkto ng karne. Iwasan po ang contact sa livestock o mga hayop. Noon po nakaraang linggo, nag-utos po ang Thailand ng closed monitoring sa mga hayop kasunod po ng isang anthrax outbreak sa Lao kung saan 65 hinihinalang kaso ng tao ang nagkaroon po ng anthrax. Ayaw! Mahigit 1.3 milyong bata naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang makikinabang sa libreng immunization drive mula April 1 hanggang 12 kontra sa pagdami ng kaso ng tigdas. Sa joint statement itong Marso 28, sinabi na ang major immunization campaign para sa mga batang edad 6 na buwan hanggang 10 taong gulang ay isasagawa ng Department of Health, UNICEF Philippines, World Health Organization at BARMM Ministry of Health. Halos 77% daw ho ng kumpirmadong kaso ng tigdas sa bansa ay mula sa BARMM, partikular sa mga matataong lugar ng Maguindanao, Del Norte, Lanao del Sur at Marawi City. Tutulong ang UNICEF sa pagbili ng 1 milyong doses ng measles vaccine para sa BARMM at karagdagang 1 milyon para sa ibang bahagi naman ng bansa. Nakapagtala po ang region ng 592 cases ng tigdas mula Enero 1 hanggang Marso 20. Nakikipag-unay
Sinusubaybayan din po ang WHO sa mga partner nito sa global, regional at national levels para suportahan ng DOH na babakunahan ang lahat ng vulnerable population. Noong 2023, tanging 60% na po ng eligible na mga bata ang nakatanggap ng unang dose ng measles vaccine at 51% naman ang nakakuha ng second dose dyan po sa BARMM. Sa kabila po ng nalalapit na phase out ng traditional jeepneys, nagpaplano pa po ang driver operator na magsagawa ng transport strike sa Metro Manila para sa tinakdang deadline ng gobyerno para po sila tumugon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Matatapos po yan, Abril 30. Ayon po kay Piston President Modi Floranda, hiniling nila kay Pangulong Bongbong Marcos na ipag-utos na reviewin ang PUVMP bago matapos ang 3-month extension. Bukod na po sa transport strike, sinabi pa po ni Floranda na nagbabalak ang piston at ang manibela na maglunsad na naman ng kilos protesta. Ipinahayag po ni Floranda ang pag-asa na maglabas daw po ang Supreme Court ng temporary restraining order na pipigil sa pamahalaan ipatupad po ang PUVMP. Binigyang din po ni Floranda na ang mga transport groups ay hindi laban sa modernisasyon ng traditional jeepney. O yun naman pala, no? Sinabi pa po nito na ang PUV operator na nagdesisyon na magwi-withdraw mula sa consolidation program ay mula po sa National Capital Region, Iloilo, Bacolod, Southern Tagalog at Bicol Region. Kinontra din nito ang pahayag ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis na hindi bababa sa 79% ng traditional jeepneys sa buong bansa ang sumali na po. Umanib na raw sa PUVMP. Anya, 262 ruta ang sinisilbihan pa ng hindi bababa sa 30,000 traditional jeepneys sa Metro Manila. Matatanda ang sinabi po ni Chairman Guadis na huhulihin ng LTFRB ang Colorum Public Utility Jeepneys simula po sa Mayo 1. Ayo! Ay, nag-alok naman ng libreng Wi-Fi sa lahat ng terminals sa Ninoy Aquino International Airport, ang ikatlong telecommunications company para ma-boost ang connectivity ng mga pasahero. Ayon kay Manila International Airport Authority spokesman Chris Benjejo, bukod sa Globe, Telecom at Smart Communications, malapit na hong idagdag ang Converge sa libreng Wi-Fi services sa NAIA. Batay sa timeline ng MIAA, pwedeng magsimula ng pagbibigay ng libreng Wi-Fi ang Converge ngayong buwan. Sa kabilang dako, sinabi ni Benjejo na proven effective ang kampanya laban sa mga daga sa airport. Anya, batay sa ulat ng Bureau of Quarantine, hindi original na nagmula sa Pilipinas ang mga bed bags o surot na natagpuan sa airport. Important yan pala yan. Ano, sumakay ng eroplano at dyan na nalang ano, dahil sa wala silang mga immigration documents, hindi na nakalabas ng airport. Samantala, sinabi naman ni Paranaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason Salvador na hindi lamang libreng Wi-Fi ang inaalok ng PITX, meron ding libreng charging stations. You know, sinabi ni Salvador na ang mga public information displays ay available din sa paligid ng terminal at magpapaalala sa publiko laban sa mga scam. Sa kasalukuyan, ang Globe at Smart ay nag-o-offer ng libreng Wi-Fi sa PITX. Welcome din naman ang ibang internet providers. Ayun. Sa ibang bansa, napansin mo na siya, pagdating mo, no? Oo. May welcome agad eh. Oo, welcome to... Alam agad nung telco sa kanila, dumating ka sa bansa nila. Welcome to Moscow. Kagad. Yeah, sa... ah, meron agad. Pero sa Pilipinas, wala. Dumating ka, tumalis ka, hindi. Pahirapan ka. Yes. Hirap ang pakukumunik. You know? Nagtataka nga ako sa gano'n. No? Punta ka ng Macau, Hong Kong, Singapore. New York. Pagdatag na paglapag mo sa airport nila, yung papasok agad sa... Akala mo, nag-text sa ano. Yung pala ang nag-text, yung... Telecom nila. Telecom nila doon sa... Ano? Tapos ikakabit ka agad. Ano? Yun, o. Tapos alokin ka, gusto mo ba ng libreng roaming? Ano mo to, every sa loob isang araw, ito ang roaming, di ba? Sa Pilipinas, bala ka sa buhay mo.
Ano nga? Ay, nako. Inanunsyo po naman ng Bureau of Immigration na hindi na iisuhan ng arrival stickers ang mga biyaherong Pinoy na dadaan po sa electronic gates o e-gates simula ngayong araw, Abril 1. Sa halip na sticker, makakatanggap na lamang ng email confirmation ang inbound, yung pauwi ha, na Filipino travelers ng kanilang arrivals sa kanilang email address na nakalagay sa e-travel system. Samantala, ang mga pasahero ay maaari pa rin magpatatak sa kanilang mga pasaporte mula po sa immigration officers. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ginawa po ng ahensya ang desisyon upang streamline ang pagproseso ng e-gates para po sa ma-maximize na pong efficiency nito at transition sa label-free border clearance. Meron na rin pong 21 e-gates na nakapwesto sa iba't ibang international airport sa atin pong bansa at marami ang inaasang magiging dagdag ngayon daw po taon. Sana gawin yung efisyente. Kasi pag salang mo ng passport po dyan, Nelson, oh, tagal. Ang tagal, pare ko. Hindi nga, yung umuwi kami. Pagdating namin doon, personal experience mo yan. Oh. Mas mahaba doon sa e-gates. Kasi nga ina-expect na naman, mabilis eh. Tagal. Hindi ako po dumaan doon. Eh. Bakit ka dadaan doon sa matagal, di ba? Oo nga. O, kaya meron naman po, ano, pagka tinignan nyo na doon mahaba, lipat na lang ito sa mga... Nasa choice mo yun. Nasa choice mo naman eh. Kasi akala nila siguro ay hindi ka pwedeng mag... Hindi ka dapat doon ka dumaan. Oo. Kung na-choice mo yun, kung madami doon, lumipat ka doon sa immigration office. Eh. Eh kasi ang iba nga, dyan ako kayo sa e-gates. Kasi mabilis. Dyan, mabilis dapat, yan. Dapat. Oh. Pagsalang mo... Ayaw ba sa akin? Tapos pagpasok mo sa pangalawa, ano, oh, umarap ka ng ano, doon sa salamin, sa may pipicturean ka para ma-confirm. Saka matagal din kasi yung learning process ng iba. Yun. Kung sa first, halos lahat first time eh. Oo. Na gumagamit ng... Isasalang doon yung ano mo. Tapos kailangan pa palang iscan yung boarding pass mo ata doon, no? Ganun ba ata? Ngayon, meron ka pang ano yung ginawang ano, arrival. Ayun, ano, 72 hours yun eh. Oo. Bago ka bumalik sa Pilipinas, tapos dapat nasagot mo na yun. Yung QR code nun doon sa... Kasi self pa ba na yun? Ikaw na dapat eh. Wala nang immigration officer. Yung tag-i-travel. It will take time para maging mabilis na yung mga pasahero. Yan. Pagsanay na. Yun na nga. Oo, kaya kung mahaba pa doon na lang kayo sa maluwag-luwag. Tsaka yung ano din, yung mismong machine nila. Yung machine parang mabagal magbasa, no? Kinikilala. Tapos, pag talaga ayaw, i-recommend niya na pumunta ka doon sa physical immigration officer din. Oo. Ay, pinagmamalaki pa naman ni chairman ni General, no? Pangalan, Tansinco. Ay, mukhang 3-5 ho yung nabili ninyong machine. Pagandahin nyo pa, pagandahin nyo para... Kasi pagpunta, minsan punta ka ng ano, yung... Ang tawag ito, sa Hong Kong. Uh-huh. Ang haba ng email. Ilang ikot-ikot na ganyan. Ang haba naman ng pila. Pero hindi ka abutin na 15 minutes, ubus eh. Sandali lang. Yes, napakabilis. Doon pa sa ano, sa pinuntahan mo, di ba? Sa... Ang daming... Nataon ako na ang daming mga turista din eh. Ay, ganoon. Oo, yung pagpasok, ang tagal. Ayun, Ay, ganoon talaga ang nangyayari, no? Pagka na taon na napakadami. Yun, no? Sa atin kasi, parang mabibilang mula sa daliri mo yung mag-immigration counter. Pero yung pauwi, ang bilis na. Yung sinasabi mo, ganoon lang. Tut. Ganoon lang. Ayun. Eh, sana naman, ano? Mag-improve pa po yan, yung lugar na yan, ha? Talaga dyan sa Iloilo City. Ah, ganun? Diyan kami galing. Maraming ilonggo dun. Yes. Samantala, sinimulan na po ang pagtatayo ng elevated landscape promenade. Elevated landscape. Paulit-ulit. Ano paulit-ulit? Para ma-emphasis na. Dalawa ba yung tinatayo? Yes. Tatlong palapag yun eh. No. Ulit nga, ulitin natin para maganda. Sige. Sinimula na po ang pagtatayo ng elevated landscape promenade. Promenade ba basa dyan? Promenade. Basta accepted naman ng pamit. Nakokonekta sa Quezon Memorial Circle at Ninoy Aquino Park and Wildlife Center. Yun! Ayan.
tulay po yan. Ang disenyo ng nasabing walkway ay mula sa City Architect's Office na ipapatupad ng City Engineering Department. Nakipagtulungan naman ang Quezon City sa Department of Environment and Natural Resources para sa nasabing proyekto. Layon po nito na gawing mas madali para sa mga bisita sa Memorial Circle na makatawid papuntang wildlife parks. Ayun. At makabalik. Di ba sa Iloilo Merga yung promenade? Promenade. Yung sa gilid. River, esplanade naman yun. Esplanade naman yun. Ang kagandahan dyan sa mga ibang bansa, yung bang accessible. Yes. Yung access doon sa, limba, lilipat ka ng ibang lugar, oo. Eh, ano, mabilis, hindi ka na pahihirapan. May walkalator, no? Yung patatayo ka lang kung saan ka gumagalaw. Dati ka, yung nagugutom ka, nga ka lang. Saan lugar meron yan? Sa Ayala, marami din yan, di ba? Ayala yung walkway. Okay. Yan. Tsaka yung iba sa underground naman. Yan. Yan, maganda. Mm-hmm. Sa Kaya po, di ba, underground? Ayun, oo. Pero ingat lang, daming stature ata. Ito na po ang ating kaibigan mula sa Pag-asa, ha? Gawin natin gabay sa loob ng 24 oras. Mula po kay Kuya Obet Madrina ng Pag-asa DOST. Kuya Obet, magandang umaga! Magandang umaga sa inyong lahat. At narito na nga ang lagay na ating panahon ngayong Lunes, unang araw sa buwan ng Abril. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto, particular na dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, yung ridge o ito yung bahagi ng high pressure area ang nakakaapekto dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kapag meron tayong ridge o ito nga yung bahagi ng high pressure area, ang kaibahan nito sa low pressure area ay mas walang masyadong nabubuong kaulapan. Kasi kung ang low pressure area ho ay nagkakaroon ng papasok ng mga hangin, nagkakaroon ng mga kaulapan, ang ridge of high pressure area, papalabas naman ho yung hangin. Kaya walang masyadong kaulapan na nabubuo dito sa area kung saan meron tayong ridge ng high pressure area. Kaya yung bahagi ng Northern Luzon, medyo maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area, maliit pa rin yung tsansa magkaroon tayo ng bagyo para sa linggong ito. Narito ang ating inaasahang panahon dito sa may bahagi ng Luzon at makikita nga natin malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Although generally fair weather, mainit pa rin sa tanghali kung saan agwat ng temperaturang mararanasan dito sa may bahagi ng Lawag na sa 26 to 33 degrees Celsius sa Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius. So medyo mainit ho dito sa may bahagi ng Tuguegarao. Sa Baguio, 16 to 27 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. At dito makikita rin natin na malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao ay makararanas din ng generally fair weather. Although posible nga yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura natin dito sa may Calayan Islands, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Cebu, nasa 27 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, ang agwat ng temperatura sa Zamboanga ay maaaring umabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 34 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin na maglalakbay, lalo na yung mga tatawid ng karagatan, sa ngayon, wala pa rin tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas namang pumalawit yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka. Bagugamat, nagbibigay pagbabala pa rin tayo kapag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin yung biglang paglakas ng alon ng ating mga karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa lalong-lalo sa ating mga kababayan na sumasakay ng mga maliliit na bangka. Narito naman ating nasa ang panahon sa mga susunod na araw.
Dito sa Luzon, inaasahan natin sa Kamaynilaan, Baguio at Legazpi, generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Kamaynilaan, mula 24 to 34 degrees Celsius ang inaasahang maging agwat ang temperatura hanggang araw ng Huwebes. Sa Baguio naman, 17 to 27 degrees Celsius, habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol area, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Kabisayaan, generally fair weather din at posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Metro Cebu, mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban City, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, makikita natin, medyo may nakikita ho tayong posibleng mga kaulapan na maaaring magdala ng kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Metro Davao, dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, araw ng Huwebes. Habang sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, hanggang araw ho ng Huwebes, generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Metro Davao in the next 3 days, nasa 24 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, nasa 26 to 32 degrees Celsius, habang Zamboanga City naman, nasa 25 to 35 degrees Celsius. At dahil unang araw sa buwan ng Abril, ito po yung inaasahan natin na dami ng bagyo na maaaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan ng Abril, 0 to 1 or hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. At narito, yung ating posibleng maging track, maaaring itong dumaan sa hanggang bahagi ng Palawan or maaaring itong mag-recurve dito sa may bahagi naman ng Northern Luzon. Alam niyo po, sa loob ng isang taon, kadalasan po, or base sa ating mga average na number ng tropical cyclone, yung March at April, yun po yung medyo pinakakakaunting mga bagyo yung nabubuo pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So muli, ngayong buwan ng Abril, hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat base sa ating pinakauling datos din, ngayong linggo wala pa tayong nakikitang mabubuong bagyo sa loob ng PAR. Pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pagasa.doc.gov.ph. Dito natin pinalalabas yung mga impormasyon natin, lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorm advisories, kapag meron tayong mga rainfall information, sundan po tayo sa ating mga social media platforms. Mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Maraming salamat si Kuya Obet Badrina ng Pag-asa DOST. Naghatid po sa ating oras, 5:42 a.m. Marami pa kaming ihahaing balita. Magbabalik pa rin po ang 100%. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. This portion is brought to you by Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna. Mag-Red Juice muna. Hello, mga Kanet 25! It's me, ang inyong kaibigan, kabalitaan, kakampi, at kakwentuhan tuwing linggo ng hapon. Corina Sanchez Rojas po, at mayroon akong importanteng announcement para sa inyong lahat. Ang paborito po ninyong inaabangan na Corina Interviews simula ngayong April 7. Ay, mapapanood na ninyo tuwing 6 p.m. bago po ang ating time slot. Kaya kailangan makasunod din po kayo, ha? Kaya walang BBTU dahil sa ating new time slot, we will be giving you fresher, bolder, and bigger episodes mula sa inyong mga paboritong mga celebrities. Only here on Corina Interviews on Net 25 Sundays, 6 p.m. na po yan. Kita kit! Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Mula sa Net 25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Primetime. Dito sa Net 25.
together. Sanet 25. Sanet 25. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Ayon sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng kanilang telebisyon, ito po ang ating palatuntunang 100%! O, dalawang oras na tayo ngayon, ha? Hanggang alas 7 na po ng umaga ang ating balitaan. Ayan. Totoo pala yan. Yes! At sa oras na alas 5.45, ihain natin ang ating Pritong Police Report! Naitala po ng PNP ang nasa 56 na insidente nitong long weekend. Aba, anong insidente nga ito? Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nagsimula ang monitoring nila noong March 25 alas 6 ng umaga. Naitala nila ang 56 na insidente na ang 34 dito ay dahil po sa pagkalunod. Dami? 10 naman, vehicular accident. Ayon! Aksidente pala sa dagat at saka sa karsada. Ang mga insidente ay pangunahing nangyari sa mga beach, resort at mga ilog. Binigyang din pa po ni Kel Fajardo ang napapanahong intervention ng mga police personnel sa pagliligtas sa ilang biktima, habang kinalulungkot naman ang pagkamatay po ng ilan dahil sa insidente na naganap sa mga pribadong resort. Sinasabi natin, mga private resort owner, dapat obligado po kayo na meron kayong meron isang rescue team, di ba? Meron kayong first aider, meron kayong lifeguard. Hinihikayat din anyan niya ang publiko na maging maingat, responsable para maiwasan ang iba pang mga sakuna o trahedya. Dapat din doon sa isang grupo, halimbawa mag-a-outing kayo, magsiswimming, merong at least isa doon na marunong, no? Ayun. Magte-train na kayo bago kayo lumakad. Magpa-train kayo sa Coast Guard, libre naman yun. Libre. Yes. Kasi yung unang mga sandali na may biktima ng pagkalunod, yun ang critical eh. Yung first 6 minutes. Yes. Para maisalba yung buhay. Yan. Samantala, 2 milyong pisong halaga naman ng shabong na kumpiska sa drug buy-bust operation sa Taguig City. Archie Amado sa Balita. Arestado ang 2 high-value targets matapos ang ikinasang drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station, Mobile Patrol Unit at Substation 9 sa Barangay Lower Bicutan, Taguig City. Kinilala ang naresto suspect na si alias Sujud, 20 taong gulang, at alias Mando, 22 taong gulang. Nakumpiska ng otoridad sa pag-iingat ng mga suspect ang 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng methamphetamine hydrochloride o hinina ng shabu na may timbang na 305 grams at may street value na 2,074,000 pesos. Nakumpiska rin sa operasyon ang coin force, paper bag, 1,000 bill na kasama sa 69 piraso na 1,000 budil money na ginamit na baybas money. Kasong paglabag sa Section 5 at Article 11 ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang kaharapin ng 2 suspect ang isinampa ng pulisya sa Taguig City Prosecutor's Office. Sa balitang probinsya naman, Jen, lalaki nalunod sa Lian, Batangas. Madami kasi yung nagsiswimming dyan. Erlinda Cueto, lockdown sa balita. Isang binata ang nalunod sa dagat ng Barangay Matabungkay, Lian, Batangas noong Marso 30. Kinilala ang biktima na si John Lloyd Labella, 24 na taong gulang at residente ng bagong baryo, Caloocan City. Sa bayan naman ng San Jose, isang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa isang creek sa Barangay Mohon Tampoy, San Jose, Batangas. Kinilala ang biktima na si Joshua Adam Planas, 32 taong gulang. Ayon sa San Jose NPS, Marso 29 ay nagkaayaan ang 5 magkakaibigan na mag-inom at maligo sa isang creek. Nang malasing na ang magkakaibigan ay nagsiuwian na sila. Hindi nila napansin na naiwan at nalunod na pala ang biktima sa creek. Kinabukasan na nang binalikan nila ang biktima sa creek na may lalim na 8 metro, na ito'y palutang-lutang at wala ng buhay.
Sa Quezon po naman, 14 na individual na rescue. Natapos na pong tumawag ang sinasakyang bangka sa Bordeaux, Quezon. Alan Lianeta sa balita. Alan? Nailigtas ang 14 na individual makaraang tumawag ang pambaserong bangka na sinasakyan ng mga ito sa karagatang sakop ng barangay San Rafael sa Bordeaux, Quezon, Sabado ng gabi. Ayon kay Police Lieutenant Sherwin Padua ng Bordeaux PNP, alas 6:30 ng gabi nang mapaulat na ang bangkang pag-aari ni Roy Rutacchio ay lumubog sanhi ng malalaking alon kung saan sakay ang 14 na katao. Galing umano ang bangka sa Binumbunan Island patungong sa Rafael Port sa nasabing bayan ng Matumaob ito. Mabilis namang responde ang disaster team ng Bordeaux LGU kaya nasagip ang lahat na pasahero ng bangka. Samantala, PCG, nakantabay sa dadagsang pasahero o mga biyahero. James Juanide, di ba nakauwi na lahat? Alamin natin, James. Nag-ikot at pinangungunahan ni Coast Guard Captain Christopher De La Peña Auro, Commander ng Coast Guard District Northeastern Mindanao, ang deployment at pagsasaayos ng mga assets para siguraduhin ligtas ang komunidad. Nag-deploy ng 88 personnel na binubuo ng Special Operations Group gaya ng divers, nurses, medical personnel at K-9 para ensure ang safety ng mga pasahero. Naka-standby ang patrol boat at rubber boat na nag-antabay anuman ang mga emergencies sa posibleng pagdagsa ng mga beachgoers sa coastal at beach resorts sa loob ng area of responsibility. Ang Coast Guard Station Surigao del Norte sa pakikipagtulungan ng Coast Guard District Northeastern Mindanao Operational Control Units ay nag-activate ng Deployable Response Group na naglagay sa isang heightened alert status at nagkalat upang agarang tumugon kung may mga sitwasyong pang-emergency. Ang Deployable Response Group ay pinakalat sa iba't ibang natukoy na mga lugar upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng pangkalahatang publiko habang nasa pagdiriwang ng holidays. Hinimok at pinaalahanan na mag-ingat at bantayan ang mga miyembro ng kanilang pamilya para maiwasan ang anumang mga insidente na kaugnay sa pagkalunod. Sundin ang panawagan ng Philippine Coast Guard na huwag nang pumunta sa malalalim na parte ng dagat. Samantala, activated ang Incident Command System sa lokal na pamahalaan ng Surigao City, layunin na matugunan ang emergency response ng medical at search and rescue. Ngayon, may 5 stations po na ginawa. Ang Station 1 po natin, ito yung command post po natin, Incident Command Post. Then we have the Mabua Beach Station, then the Cortez Beach Station, Sabang Station, and the Loob Station. May mga mobiling po din po sa Arellano. We have the Fire Station of Labago. Then for the city proper, we have the ASERT, the Rescue Operation of the PDRRMO. Then we have standby fire truck at the junctions of Ipil Alipata. So lahat po ng mga actions na ginawa ngayon ay coordinated. At the same time po, marami po tayong nagtutulungan. Nandito po ngayon ang ating mga volunteers like the REACT Miner of Surigao City. Then we have also volunteers, the Air Force and the Philippine Navy Reserve. Mula dito sa Surigao del Norte, James Juanite, para sa 100% balita. 2 tao naman ang nasawi habang 22 sugatan matapos bumangga ang isang jeepney sa isang puno sa Lobo, Batangas. Meron na naman punong binangga. Mm-hmm. Erlinda Cueto, lockdown sa balita. 2 katao ang nasawi habang ang 22 pasahero naman ay nasugatan matapos na bumangga ang isang jeepney sa isang puno sa barangay Malabrigo, Lobo, Batangas. Nasawi ang driver ng jeepney na kinilalang si Alberto Oriza Lobrin, 54 anyos, at ang isa nitong pasahero na kinilala namang si Virgin Miguel Letoskin, 52 anyos na residente ng San Pablo, Santo Tomas, Batangas. Base sa imbestigasyon ng Lobo MPS galing sa bakasyon sa isang beach sa barangay Malabrigo, Lobo, Batangas ang mga ito at habang binabagtas ng driver ng jeepney ang pababang kurbadang kalsada ay bigla itong nawala ng kontrol. Dahil dito ay tumama sa barikada ng kalsada ang jeepney
at saka itutuloy ang bumangga sa isang puno na nasa kaliwang bahagi ng kalsada. Sa lakas ng pagbangga ay nagtamo ng sugat ang driver at kanyang mga pasahero. Kagad namang isinugod ang mga nasugatang pasahero sa ospital upang malapatan ng medical na paggamot. Subalit sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang driver at ang isang pasahero nito. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Sa bahagi po naman ng Negros Oriental, dalawang motor nappers. Hindi na pala car napper ganyan, no? Kundi no. Motor. Kasi motor ang nahuli sa Dumaguete City. Talaga naman. Si Ernie Bulay sa balita. Ernie! Arestado ang dalawang umanoy motor nappers matapos silang namataang itinutulak ang isang motorsiklo sa Barangay 7, San Jose Street, Dumaguete City noong Sabado ng madaling araw. Ang mga naaresto ay sina Gaspar Lariosa, 18 anyos, na napag-alamang ang huling tirahan ay sa Barangay Balugo, Valencia Negros Oriental, at Elmer Aligre, 23 anyos, taga Purok Nara, Barangay Kadalwinunan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa spot report ng HPG na may tumawag sa kanilang tanggapan tungkol sa isang umanoy ninakaw na motorsiklo ng dalawang kahinahinalang individual na nakitang itinutulak ang isang Yamaha Black na motorsiklo. Nakorner ang mga sospek matapos ang agarang koordinasyon at operasyon ng PNP sa Dumaguete City. Ang mga naarestong sospek ay pansamantalang nakakulong sa himpilan ng PNP Dumaguete habang hinihintay ang pagsasampa ng reklamo sa pamamagitan ng inquest proceedings. Mula rito sa Negros Oriental, ako si Ernie Bulay para sa 100% Balita. Nagdala 109,000 pesos na halaga ho ng shabu kumpiskado. 8 drug personalities arestado. Ito po sa isang araw na anti-illegal drug operations ng Laguna PNP. Tony Lagunoy sa Balita. Arestado ang 8 drug personalities sa one-day anti-illegal drug operations ng Laguna PNP sa pamumuno ng Police Colonel Gavin Malunos, Acting Provincial Director ng Laguna Provincial Police Office. Ang Laguna PNP ay patuloy sa mga operasyon laban sa illegal na droga sa tulong at kooperasyon ng mga mamamayan, lalo-lalo na ang Barangay Intelligence Network, sa iba't ibang bayan sa Laguna sa patuloy na pagtutulungan ng mamamayan at kapulisan ay matagumpay na naisasagawa ang mga operasyon. Ang one-day anti-illegal drug operations ng Laguna PNP ay nagresulta sa pagkakaresto ng 8 drug personalities sa isinagawang 8 operasyon, kung saan ay nakumpiska ang humigit kumulang na 16.05 gramo ng shabu na may halagang aabot sa 109,140 pesos. Samantala, mga arestadong suspek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanya-kanyang operating units, habang ang mga kumpiskadong ebidensya ay susumiti sa forensic unit para sa forensic examination. Inihahanda naman ang mga kauukulang dokumento para sa isasampang kaso laban sa mga suspek na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayaw po natin sa mga would-be criminals, lalong-lalo pag na-engage ka sa mga illegal drugs. Sana po magbagong buhay kayo. Kasi asahan niyo po ang inyong buong kapulisan ng Laguna ay sisiguraduhin na bahuli kayo para maiwasan po natin ang mga karagdagang criminal activities dito sa Laguna o karagdagang kriminalidad na pwede mangyari dito sa lalawigan ng Laguna. Ayon pa kay Police Colonel Gobin Malunos ay hindi hahayaan ng Laguna PNP na lumaganap ang ilegal na droga sa lalawigan. Dito muna tayo sa atin ho namang Gisadong Global News! 8 po ang patay habang mahigit 20 ang nasugatan nang sumabog ang bomba sa isang shopping center sa hilagang bahagi ng Syria na ginawa ng pro-Turkish forces nitong linggo ng hapon. Nagdulot po ng matinding pinsala ang pagsabog na nagresulta sa isang sunog. Nagsimula po ang digmaan ng Syria pagkatapos na pigilan ng gobyerno ang peaceful protest noon pong 2011 at umabot sa deadly conflict sa mga jihadists at foreign armies. Naglunsad po ang Turkey ng successive military offensive sa Syria. Karamihan sa mga ito ay tinatarget ang mga Kurdish militants na nakalink sa Ankara na Kurdistan Worker Party.
na bumubuo naman ng isang matagal ng insurgency laban sa Turkish state. Samantala, Canada humaharap sa malaking kakulangan ng mga teacher dyan. Uy. Alamin natin kay Cherry Recolizado mula sa Toronto, Ontario. Isang school principal sa Northern Ontario ang nagpahayag na ang mga high school sa Ontario ay may krisis sa kakulangan ng mga guro. Kaya sila ay napipilitang kumuha ng mga unqualified na empleyado para mapunan ang nasabing krisis ng teacher shortage. Ayon sa annual Ontario School Survey, 24% ng elementary schools at 35% ng mga high schools ay araw-araw na nakakaranas ng teaching shortage. Inilapit din ng mga school principal na kulang din sila sa education support staff, office staff at administrative staff sa kani-kanilang mga eskwelahan. Sinabi ng mga principal sa Ontario na sila ay napupwersang kumuha ng mga taong hindi kwalipikado dahil sa kakulangan ng staff. Inaamin nila na negatibo ang magiging epekto nito sa edukasyon ng mga estudyante. Mahigit kalahati ng mga principal na si Norway ay nangailangan pa na makiusap sa mga magulang na may special needs na anak. Kung pwede munang huwag dalhin ang kanilang anak sa paaralan dahil kulang sila ng mga magbabantay. Ang kakulangan sa education sector ay kitang-kita sa Canada. Iniulat ng Quebec na kulang sila ng 8,000 teachers at karamihan sa kanila na hindi kwalipikado ay nagtuturo pa din. Sa Vancouver naman, mahigit 100,000 at 300 teachers ang nawala noong nakaraang pasukan. Habang 43% ng mga Northern First Nations ay nag-ulat na may mga silid-aralan sila na walang guro. May mga suggestions din sa survey na pwedeng makatulong sa teacher shortage crisis, tulad ng paggawa ng isang education task force para makapagbigay ng input sa government policy, palakihin ang sweldo ng mga guro at ibang education workers at staff at dagdagan pa ang kanilang professional development opportunities. Mula sa Toronto, Ontario, Cherry Recolizado para sa 100% balita. Maraming salamat, Cherry Recolizado mula po sa Toronto, Canada. Oy, muli po, binabanggit natin na so, dalawang oras tayo hanggang 7 ng umaga sa ating balitaan. Ako talaga naman. At mamaya, meron tayong mga kasama. Mm-hmm. Balita ito sa mga nagtatanim ng halaman. Naku, kagaya mo ako, ikaw una-una makikinabang dito. Ha? Mga magsasaka, mga may alaga ho kayong mga fruit-bearing trees. Mm-hmm. Yan, ha? Importante yan. Naku, lalo sa panahon ngayon. Kaya huwag kayo kakalas, huwag kayo maglilipat ng himpilan. Magbabalik pa rin po ang 100%. Ito na ang Caborito Kong Programa sa Umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. This portion is brought to you by Robic Builders. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. O Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So, let's just always choose to be kind. Kada Umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12,
Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. The Cinebata Video Festival is calling for submission of entries with this year's theme, Friendship in Diversity. If you are a Filipino video content creator for children, on television or online platform, show us your best work for a chance to represent the Philippines at the 4th Southeast Asia Video Festival in Malaysia. Deadline of submission of entries is on June 14, 2024. For inquiries, visit or contact the following. Abangan sa Lutong Daza. Konnichiwa! Lalakbay naman tayo sa Japan sa episode na to kasamang napaka-game na magluto na si Heaven Peralejo. Hi, Heaven! Excited ka naman? Yakitori, katsudon, chahan, at simple ramen. Authentic, masarap, madaling gawin at abot kaya ng budget. Kita-kits sa Lutong Taza. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ngayong linggo sa Sine Throwback. Kung may nahanap kami, ano pakialam mo? Alam mo kasama, hindi ko gustong tabas ng dila mo. O ano ngayon? Ikaw na ang bahala sa dalawang yan. Ako talaga ang bahala. Tsakin mo. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. At eto na nga, Nelson, ano mm-hmm. ha? Gaya ng ating pinangako sa ating mga kababayan, meron tayong panauhin ngayon. Ako, malaking tulong po ito ha, sa mga nag-aalaga po ng halaman at mga mayroong mga taniman, Nelson. Oo, ako, importante ikaw, yan. Gawin nating halimbawa yung taniman mo sa Zambales. Ayun, ano, sige. Mm. At yan ang susi ng kaunlaran ng bansa. Yeah. Agrikultura. Yeah. Mm-hmm. Ang atin po mga kapanayam, naku, ang kuya po namin, ang kuya Frank Luna, siya po ang Vice President for Sales and Marketing ng 3G's Foliar. Kuya Frank, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Masaya po kami, nandito kami, maaga. Ninenervous kami ni Nelson, mas maganda boses mo sa amin. Baka mawala sa inyo, pwede. Una, balitaan muna kami. Ano ba itong 3G's Foliar, Kuya Frank? Ah, okay. Ang 3G's Foliar ay isang organic fertilizer na liquid. Okay. Na ito ngayon ang, sabi nga nila ngayon, ay number one sa market ngayon eh. Mm-hmm. Dahil sa napakaganda. Mm-hmm. Kakaiba sa lahat, Kuya Nelson, Kuya uh-huh. Nelson, tsaka Kuya Jen eh. Kakaiba uh-huh. sa lahat ng foliar kasi uh-huh. ito. Dahil bukod sa ito ay growth enhancer. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung halaman mabilis lumaki, kompleto ng nutrients. Uh-huh. Uh-huh. Pag sinabi bang foliar, ano ibig sabihin nun? Ayun, ayun. Tama, foliar. Tama. Foliar. Ang foliar, ang ibig sabihin nun, mm-hmm. okay. Ang foliar kasi, ang ibig sabihin, ito ay fertilizer na liquid na ini-spray sa mga dahon ng pananim. Okay, oo. Okay. Ito naman ay ini-spray dahil ang pananim, lahat ng pananim kasi may tinatawag na bunganga siya. Mm-hmm. Ang bunganga niya nasa dahon. Stomata, oh, ang tawag nila stomata nasa dahon. Stomata. Uh-huh. 'Yun ay nakabuka, Kuya Jen. Mm-hmm. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng umaga. Ayun. Ah, ganun. Kaya ba? Ini-spray doon sa ano. So, instead na yung abono kasi. Sa ugat. Sa sabog mo, sa ugat, sa lupa. Sa lupa. Ito direkta doon sa halaman papunta sa epidermis. Pero bakit bakit nire-recommenda natin na mag-foliar kasi? Mm-mm. Tayo ano?
Kasi bukod sa ang lupa natin, nagagamit po ng acidic na. Yeah, acidic na, oh. Tama. Hindi lang acidic. Malagkit. Okay. Kaya malagkit, kaya pag nag-abono ka, kalahati lang nung abono mo halos ang na-absorb niya. Mm-hmm. Yung sayang. 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 Kasi iba. Malagkit kuya dyan eh. Ganun pala yun. Yung absorption kasi ng nutrients galing sa abono, hindi niya na-absorb mabuti. Mm-hmm. Nasasayang. Mm-hmm. Kaya ang isa sa solution, pan na immediate solution, ipulyar mo, isprayan mo. Isprayan mo. Yun tama. Po yung pulyar. Ano? Mm-hmm. Yun po yung nire-recommenda ng government talaga actually. Uh-huh. Ano? The problem is, ang daming pulyar na Naglitawan. Basta lang kumita. So sa market, marami ng foliar ngayon, Kuya Bang. Okay. Napakarami po. Mm-hmm. At alam nyo naman, yung Napoles scam. Foliar po yun eh. Ay, kung tinimpla lang nila, hindi napakinabangan yung farmers. Kaya yung farmers ngayon, atubiling bumili ng foliar. Kasi akala nila, lahat ng foliar pare-parehas. Uh-huh. Pero ito sa atin, Kuya Jen, ano? Garantisado po ba yung sa inyo? Opo, dahil ito po ay FPA registered. Ah, okay. Ibig sabihin ng pagka Fertilizer and Pesticide Authority na registered, ito ay dumaan sa isang masusing pag-aaral o efficacy test trial muna. Oo, tama. Bago po yung efficacy test trial na yun, yun ang pagbabasihan ng FPA for their evaluation para i-register ka nila. Mm-hmm. Ang matindi lang dito sa 3GS foliar, okay, ito ay ni-register nung tinignan ng FPA yan, ano? Ito ay na-evaluate nila na, teka, ba't ganito yung resulta niya? Oo. Mm-hmm. Napakaganda lahat. So, ang ibinigay nilang lisensya sa amin, alam mo kung ano? Mm-hmm. Alam ko. Plant and soil biostimulant. Ah. Ibig sabihin po nun, soil conditioner na siya. Asali na. Ayun. Tapos, plant and fruit growth enhancer pa siya. Okay. Tapos, ang matindi, meron pa siyang insect repellent, organic insect repellent. Ang ganda. Alam yun mo ba, yun ang findings ng FPA. Yan ang findings. Hindi niyo kiniklaim yung hindi. Sila yung nagbigay ng ano ng category namin. Maganda, pero ang katindi nito, out of 2,600 plus na fertilizer sa Pilipinas na nakarehistro, ito lang po may dalawang kategory na plant and soil biostimulant. Ibig sabihin, isa na lang yung produktong bibili mo na. Hindi mo na kailangan ng pampatay peste. Wala na. Oh. Hindi mo na kailangan ng soil conditioner. Hindi na, nandito na lahat. Pati pataba. Pataba, nandito na lahat. Mm-hmm. So, ibig sabihin ito, Frank, ay kapag itong ginamit mo, hindi mo na kailangan ng mga sinasabog. Okay. Yung ibang mga farmers natin na nag-organic, ibig sabihin matagal nang gumagamit ng organic, ibig sabihin yung lupa nila halos nare-restore na, yes. Uh-huh. Pwede na ito. Pwede na. Pwede na ito lahat. Uh-huh. Pero yung mga bago-bago pa lang, transition period. So, unti-unti. So, pagka gumamit ka dito kuya Jay, yung tamang proseso, yung kompleto, kalahati agad ng abono. Ang bawas. Yung napakamahal na abono ngayon. Kaya pala mahal. Yung iba, yung matitipid nila sa abono, pambili nila nito, sobra na, nakatipid na sila, eh biro mo, hindi pa sila bibili na ng insecticide. Hindi na sila bubili ng fungicide. Oh. Alam mo kasi yung fungicide, Kuya Jen, opo. Pungus yan eh. Uh-huh. Okay? Ngayon, pagka nagkasakit yung palay, ang gagawin nila, bibili sila ng fungicide. Okay? Uh-huh. Pagka maraming insekto, bibili sila ng insecticide. Uh-huh. Pero yung insekto, hindi naman namamatay. Uh-huh. Uh-huh. Kasi ispray mo ngayon, mamaya darating na naman. Uh-huh. Pero yung atin, Kuya Jen, yung organic insect repellent natin o pantawin ng insekto, 15 days free. Hindi dada po. Mm-hmm. Ano? Hindi dada po. Mm-hmm. Pati daga, Kuya Jen, sa mga... sa mga... Pwede pala sa airport gawin. Pero ano po, ito buhay, ano? Sa lahat ng klase ng halaman po, pwede. Alam mo, yung binanggit nyo, palay, gulay, fruit trees. Pwede. Pwede po lahat mangga, yan. Mangga. Sa Zambales, maraming mangga. Pag nakita nyo po yung mangga namin, pangalawang beses na siya magbubunga. Ah, ganun ba? Ang ganda. Ang na-inspire ako diyan ah, ha? Mm-hmm. Yung huli po kasi natin na ating customer doon sa Samal Bataan. Sabi niya, "Sir, sabi niya, salamat po na marami. Bakit? So, tanang buhay ko, ngayon lang ako umani ng
50 ang isinulong kaagad. Wow. Nakaban. At ang matindi kuya dyan. Bigas po yun. Palay. Okay, at mabigat yun kuya dyan. Kasi sa isang kaban na bigas, okay, palay, 50 kilos po yun eh. Tama. More or less. Alam mo ba yung average ng timbang ng palay niya ay 70? Ba? Mabigat, mabigat. Oh. Kasi po, pinalilintog niya yung butil. Maraming ano, laman. Oh. Kasi ang palay kasi, ang transition kasi ng palay, una, yung tillering na tinatawag, yung pagsusuwi. Mm-hmm. Okay. Pag marami siyang suwi, Mas maraming yan? Mas marami siyang butil. Lalabas butil na uhay. Oh. Yes. Ngayon ito, pag ginispray mo ulit, pagdating ng kanyang reproductive stage, yung uhay niya, mahaba, 2 tanggal, kalahati. At punong-puno, maraming butil. Mm-hmm. Tapos, yung butil mo pa, mabigat pa, eh talagang aani sila. Wow. Kaya ka kompleto. Kaya mula po doon sa land preparation, sa punla, isprayan mo, pagkatanim mo, tapos tillering na tinatawag on the 10th day, tapos on the 28th day sa kanyang panicle initiation o kaya paglilihi, tapos pagbubuntis. Yun. So isang klase na lang to? Isang klase na lang. Oh, kasi dun sa pagtatanim ko ng palay, dyan. Oh, dami mo bibilihin. Oh, tatlong klase yan eh. Ay, hindi lang. Paano po yung iba pa? Iba pa yung pampatay peste. Kasi ako hindi ako nagpapatay ng peste. Kaya lalaan lagi. Ay, nako. Eh, maganda pala ito. Masubukan yan. Pero kasi, alam mo, kinalso, Kuya Prank, ano? Si Nelson kasi hanggang ngayon nagsasaka. Di sa may San Felipe, San Bales, ano? Pero kapag ka siya ay umani, ang inaanin niya, kabiguan eh. Lahat, halos. Dito pa sa 3G Paul, yan aani na kami ng maayos-ayos dito. Ay, oo. 100%. Oh. Yan ang sinasabi. 100%. Diba? Bagay na bagay. Oo, siyempre. Guaranteed po ito dahil basta tama lang kuya. Tamang proseso lang. Ano? Kasi marami po kasing sumubok na, ay, yung pala, hinaluan nila ng insecticide. Bioorganism to, organic to. Organic po ito, no? Organic okay, po ito. So hindi mo pwedeng haluan ng insecticide. Mamamatay. Okay. Siguro ba nagtitipid, no? Baka akala niya, insecticide, ihahalo doon sa foliar. Opo. So, maling practice yun. Hindi tama hindi po yun. Pwede po yun. Oh. Tsaka yung na-spray mo rito, hindi to chemical, di ba? Hindi po tayo chemical. Alam mo ba sa mga gulay, Kuya Nelson? Sa gulay, ano? Pag na-spray mo ngayon, napakatamis, Kuya Nelson. Wow. Yung pakwan ngayon, usong-uso pakwan ngayon. Pakwan sa melon. Melon. Ang dami pong nag-message sa amin, Sir, napakatamis ng aming pakwan. Napakabigat, nagbibigat. Yung pakwan, kuya, alam mo ang problema natin sa gulay, lalo na yung talong, kuya Jen, ano? Opo. Di ba yung talong, maraming butas lagi? Maraming uod. Yes. Alam mo ba, marami kaming farmer, zero uod. At ayaw nilang maniwala. Meron kaming farmer sa may Port Magsaysay, okay? 1,280 na puno. Ibig sabihin, 10 tray na itinanim niya. Ano ho? 128 kasi yung isang tray, ano? Alam mo po kaya Nelson na, ano, kaya dyan na, so out of 1,280 na talong niya, ang anin po niya ay nag-a-average po siya ng 900 kilos every 5 days. Grabe, every 5 days? Every 5 days. Ang normal lang, at least 30, 40. 900 kilo? Ilang hectare yun? Gano'ng kalaki? Hindi, laho yun. Mga 1,000 square meter. Gano'ng ba? Ay, alam niyo, yan ba, magpapaalam na sa'yo. Alam mo bang gano'ng kalaki? Ay, hindi totoo. Alam mo pa, nagbentahan niya, 768,000. Wow! Ang taas niya, kuya Jan. Kasi ang taas ko, tapos ang diameter ng puno niya. Kaya pala maraming maani kasi lumalaki yung puno. Opo. Marami kasi siya, nagsusuwi. Kasi yung talong, usually, hanggang bewa na natin. Ito, magsusuwi ng marami. Tapos, yung ibang farmers, ang ginagawa nila, pinuputol nila, nagpo-pruning. Pruning. Bakit? Kasi nga, sa dami ng bunga minsan, hindi kayang suportahan ng nutrients nung abono nilalagay nila. Pero dito, Kuya Nel, every 5 days mo lang isprayan, kaya niyang suportahan. Hindi ka na magpupruning-pruning. Hindi na! Wow! Ang dami. Galing naman. Sabi ni Happy Hiray Maliari, sa sibuyas po, pwede po ba yan, Kuya Prank? Ay, opo. Marami tayong customer yan sa sibuyas. Sa Bugabong, sa Nose. Hindi na tayo mag-import ng sibuyas niyan. Sana. Oo.
Sana. Oh, wow. Wala nang hanap buhay ang mga... Hindi, ganito. Sa mga gusto magtanong, Kuya Frank, at gusto magpaturo, kasi sabi mo nga, may protocol ito, no? Hindi mo basta gagawin ganito, baka mamaya. So, anong, saan kanila pwedeng matawagan, paano kanila makakausap, at saan sila makakabili nitong 3G's foliar na ito? Okay. Yung ating... may Facebook page po natin tayo. Okay? Ang Facebook page natin ay 3GS. Hanapin lang nila sa Facebook. 3GS Polyar Philippines. Ayan. 3GS Polyar Philippines. Okay? Kung kayo po yung nasa television, nakikita nyo po. Yung sa radio naman, baka nakikinig sila ngayon sa pamamagitan ng Radio Aguila, Kuya Frank. Opo. So, 3G apostrophe S. S. Opo, yan, opo. Okay. 3G. Ibig sabihin po nun, Kuya Jen, yung 3G, tatlong G. Opo, Jen Subarjaga. Jen Subarjaga. Ang ibig sabihin po ng 3G sa mga kababayan ay ito ay God-given gift. Yun, God-given gift. Ito po ay isang God-given gift na sa pananaw namin ay makakatulong ng husto ito sa mga farmers. Maraming nagtatanong sa amin, bakit hindi niyo ipasok sa gobyerno? Oo. Tataas po presyo eh. Ganun, no? Tataas po presyo. Nagtanong yung tatay ko, si Tatay Juan, sabi niya, sa paliwanag po ni Sir, maganda yung 3G foliar. Ilang quart naman ang dapat ilagay at magkano naman ang per quart? Salamat po. Ayun. Yung mga taga-Sambales ito, Kuya Frank. Taga-Sambales. Oo po. Ang isang litro po ng green. Mm-hmm. Yung green po, kaya dyan, meron tayong dalawang klase nung, hindi naman dalawang klase, ano? Isa lang talaga dati yung product natin, yung red cup, ano? Yung pinakatakip niya, kulay pula, opo. Dahil yun, may insect repellent yun. Ayun! Kaso nakita namin, yung farmers kasi, kunwari, land preparation, wala pang insecto. Tama. Tanggalin mo yung... So, mas mura yung green. Mas mura yung green. Para mas maging affordable. Affordable. 800 per liter lang po yung... Ay, mababa. Yung green. Yung green, oh. Tapos yung red po ay 950. At ang timpla, Kuya Jen, yung isang litro. Isang litro. Kaya yung timplahan ng 200 liters ng tubig. 200 liters. Gano'ng karaking lupain yun? Isang hektarya po. Isang hektarya. So, i-spray nyo mo ngayon yung 200 liters na yun. Sa isang hektarya. Okay. Mm-hmm. So, yun ang comparison. 1 liter is to 200. Okay. Maximum po yun. Ano? No. Pagka gumagamit sila ng power spray, katulad sa maghahamok yun, Nelson. Uh-huh. Opo. Pwede ng 400 to 300 to 400 liters. Kasi, malakas po yung buga ng sprayer. Uh-huh. Pero pagka yung knapsack sprayer lang po, na 100 to 150 ml lang po ang timpla niya para makatipid sila. Ayun. Uh-huh. Yan po yung kagandahan niya. Ayun. At ang isa po sa nagiging problema natin ngayon sa mga farmers kasi, yung mga scammer. May mga nanloloko. Okay. Nag-advisory yung Department of Agriculture, yung Beskill, yung ginagamit pa yung mukha ni Dr. Ong eh. Ganun oh. Oo, ngayon maraming na-scam, million ang na-scam ng mga na-raid doon sa Pampanga, Bamban Tarlac. Mm-hmm. Isa 'yun, pero ngayon may naglalabasa naman, ang masakit ngayon sa amin, pati yung video namin ng 3G Spolia, kinukuha. Ayun. Kaya po kami nandito para patunayan po sa inyo. Siyempre, alam nyo may mga magsasakan, natatakot sila, maraming scammer. Uh-huh. Pero tayo po, nandito tayo para patunayan po na ang 3G Spolia, legit po ito. Ayun. Okay, hindi po kayo, huwag kayong matakot. Mag-inquire lang po kayo. Tumawag kayo sa amin, 0908-5831, 0915-258-5550 o mag-message lang po kayo doon sa aming mga Facebook page. Ayun. Basta 3GS Polyar, hanapin nyo lang po doon at yun po, makikita nyo marami na pong sasagot ng staff namin doon para po i-assist sila kung paano mag-order, paano gamitin. Kasi iba-ibang klase eh. Uso ngayon yung order sa Lazada at saka sa Shopee. Meron available ba ito? Ang 3G Spolier ay available po sa Shopee, Lazada, TikTok. Mm-hmm. Ang mga nagbebenta ay mga dealers at distributor namin. Kaya kung gusto nilang mag-dealer, distributor. Sa ngayon ay may mga minimum na po na mga nagdi-dealer sa atin. Okay? Mm-hmm. Pero yung mga gustong magnegosyo, lalo na yung mga farmers natin na gustong may pagkakitaan, konti lang po, konting puhunan lang, 20 mil lang, magiging reseller na sila. Ayun. Gusto nilang mag-dealer sa isang probinsya, sa isang bayan,
o distributor sa isang probinsya o region, kausapin lang po nila ako para po ayun. At ano man ang talong ninyo po, apo? May sumasagot naman doon sa lahat ng ating mga apo, contacts. Ayun. Halos 24/7 yun, Kuya Jen, na sumasagot tayo doon. Yung mga staff namin doon. So, ano man ang kailangan nilang itanong sa atin, nandito lang po kami para tulungan sila. Ipinakikita po namin, araw-araw ipakikita namin yung mga contact numbers ni Kuya Frank at ng 3G Foliar. Ano ha? Again, Kuya Frank, invite mo at tangkilikin itong produktong ito na sana yung makatulong sa lahat ng ating mga magsasaka. Ang sinasabi lang namin sa mga magsasaka, siyempre ang magsasaka kasi ang mindset nila is yung ano niya nakadigis na nila, yun eh. Lalo na yung mga matatanda. Ay, opo. Pero sana yung mga anak nila magpayo. Subukan nyo. Sabi ko nga doon sa aming page, subukan nyo kahit 1 litro lang muna. Pag nasubukan nila, babalik kasi sa amin. Babalik kayo at babalik dahil napakaganda po ng resulta. Within 5 to 7 days, may makikita na kayong resulta. Lalong-lalo na po yung may insect repellent namin. Pag may problema kayo, wala pong insekto talaga na dumadapo kay Nelson. Gawin natin demo farm yung ano farm ni Kuya Nelson. Ayun, yun. Diba? Para may pakita tayong baka sabi, baka sales stock nyo lang yan, Frank, Jen at Nelson eh. So gagawin natin demo farm yung, ang daming tanim yung kabatis ata, Nelson, no? Wala pa. Pwede po. Pwede po. Oh, pero ang sinasabi namin, siguro sa ngayon ay halos nasa 100,000 customer namin sa buong Pilipinas. At may mga kooperatiba na namang nag-o-order. So, napatunayan na kanari, may pagdududa sila. Pwede namin isend yung mga customer namin na malapit sa kanila para tanungin nila. Ano nangyari? Yung naka-experience pala. Tama. Opo. Minsan kasi yung farmers gusto nila, demo effective farm. Alam mo, mauubos tayo sa kade-demo. Pero tanungin na lang nila yung mga sumubok. Subukan nila. Sana yung isipan ng farmers tungkol sa organikong pagsasaka o yung organic farming na tinatawag, lalo na po yung 3G Spoiler, i-open nyo yung mind nyo at hindi na po kayo malulugi rito. Kikita na po kayo dito. Yeah. Sigurado na po, ito ay suporta sa gobyerno natin doon sa kanilang food security. Yan. Okay? At alam mo kuya dyan, gusto ko lang linawin. Yung produkto natin naka-register sa FPA, nandun po sa Balanced Fertilization Program na ng gobyerno natin, ng DA, ng FPA. Hindi lang nila napapansin. Pagtitignan po nila, Kuya Jin, kasi yung efficacy test trial ang sinasabi ko sa inyo. Nung tinesting yung produkto natin, tinesting po sa palay tsaka sa mais. Mm-hmm. Ang mais, ang isa si pinaka matakaw sa abono. Ang average na yield natin dito sa Pilipinas nasa 5 to 6 tons per hectare. Alam niyo ba, Kuya Jin, anong naging resulta ng test trial natin? 18 tons per hectare. 18? 18! Ba? Higit pa sa phenomenal, times 3. Phenomenal po ito. Nga, kaya po kami naniniwala. Na nakita niyo po yung mga, yan, yung mga mais. Minsan ang mais, nagsusuwi, 4, 3. At mabigat po. Yun po ay hindi namin kine-claim. Ito po ay documented ng gobyerno nandun po sa kanilang website. Sa Balanced Fertilization Program. Maraming salamat. Yan po si Kuya Frank Luna, ang Vice President for Sales and Marketing ng 3G Foliar. Kuya Frank, maraming salamat. Salamat at din po. Salamat din sa ating mga kababayan. Yun po, tumawag lamang kayo at mag-message sa kanila po mga Facebook account, social media account. Magbabalik pa po ang 100%! Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila. Sa Net25 at sa Net25 YouTube channel at Facebook page. Love, Tony Ben and everything! Sa Net25, let's get together. Sa Net25! Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue.
Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Hello mga kasarkada! Tara na! Samahan nyo kami sa aming mall show! Nagaganapin sa Fisher Mall, Malabon! This coming April 6 na! Alas 3 ng hapon. Makakasama rin namin si Miss Alessandra De Rossi, Kuya Tony Petcaba, and the Love Anya Bear. And Amboy Marquez. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, mag-games, at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanimin ninyo, maglipay-lipay, kauban ang Sarkada. Gina Pismo, Sarkada! Alas 6:30 na po sa buong kapuluan. Alamin natin ang sitwasyon sa daloy po ng trapiko sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Live po si Erlo Bringas. Erlo, good morning! Magandang umaga, Kuya Jen. May stulang back to reality na nga. Ito makikita mo sa likuran ko, itong bahagi ng Commonwealth Avenue. Especially kung kayo po ay patungo ng Pilcoa area. Kanina po po yung mga alas 6 ng umaga na mag-start yung build up na traffic dito sa lugar. Kung makikita mo, Kuya Jen, dun sa kabilang lane, naglagay na rin ng zipper lane at tauhan ng MMDA maging ng Quezon City traffic enforcers para lang sa ganun ay ma-accommodate lahat ng mga sasakyan na tutungo dito sa lugar. Para doon sa mga motorista natin na magtutungo para doon papunta ng CP Garcia, maaari na kayong pumasok sa zipper lane dyan pa lang sa bahagi ng batasan na area o dyan sa bahagi ng lagpas ng COA. So sa mga motorista naman, nababalik ng Fairview, magmumula po ulit ng Elliptical Road, napakaluwag po ng daloy ng mga sasakya. Wala po kayong dapat na ipag-alala dahil sa mga oras na ito, smooth po ang lagay ng trapiko. Para doon, sa mga tutugo naman from San Jose del Monte at dadaan pa rin po ng Fairview area o North Fairview, napakabigat po ng daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Nagbalik na kasi yung mga sasakyan from bakasyon ay back to work na rin ang karamihan. Samantala, pinapatupad pa rin po ang pinapatupad na muli ang number coding scheme. Mag-start po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Mga plate numbers na nagtatapos sa 1 and 2 ang pinagbabawal sa mga kalsada dito nga sa Metro Manila ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muli po yung ipapatupad mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Paalala doon sa ating mga kababayan nating motorista na alis po kayong umaga na ito, magalat po kayo ng almost sa ilang oras bago kayo magpunta roon sa inyong pupuntahan dahil inasahan po ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong April 1 o unang araw po, unang Lunes ng buwan ng Abril. Yan muna latest mula rito sa Commonwealth Avenue or Lupingas para sa 100% balita. Salamat Erlo Bringa. Samantala, sa ibang balita pa, pinirmahan na po ni Paulong Bongbong Marcos ang isang executive order na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security ng bansa. Pinibigang diin ng Executive Order No. 57 ang pangailangan para sa maritime security at maritime domain awareness dahil sa mga seryosong hamon na nagbabanta sa kapayapaan at territorial integrity ng Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo na kinakailangan ang pagpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng bansa para matugunan ang mga cross-cutting issues na nakakaapekto sa pambansang seguridad, sovereign rights at maritime jurisdictions sa mga
extensive maritime zones. At sa ilalim ng EO 57, itinalaga ang National Maritime Council para bumuo ng mga pulisiya at estratehiya para sa maritime security at maritime domain awareness framework. Inatasan din ang NMC na bumuo at mag-issue ng mga guidelines para sa implementasyon ng EO 57 na magiging epektibo kapag nailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Ang NMC naman ay kabibilangan na mga nangunguna sa Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Foreign Affairs. Itinalaga na po ng Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta bilang Officer in Charge ng PNP. Papalitan po ni Peralta si General Benjamin Acorda Jr. na naglingkod bilang top official ng PNP sa halos isang taon mula April 24, 2023 hanggang March 31, 2024 bago ang nasabing appointment. Nagsilbi po si Peralta bilang PNP Deputy Chief for Administration. Ayon po sa memorandum, magkakabisa ang pagkakatalaga kay Peralta hanggang ang kapalit ay may talaga o hanggang sa idirekta ng opisina mismo ng Pangulo. Hinimok naman ng PNP ang mga miyembro nito na sumunod sa bagong officer in charge at makipagtulungan para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayang Pilipino. Idiniklara po ni Pangulong Bongbong Marcos ang July 17 ng bawat taon bilang National Cardiopulmonary Resuscitation Day para isulong po ang national health awareness sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Proclamation 511 na pinirmahan ng Pangulo noong March 27, pangungunahan ho ng Department of Health ang pagpaplano, paghahanda, koordinasyon, pag-organize, pagpapatupad at pagbabantay ng mga inisyatiba at programa para sa panibagong annual observance. Binibigyan din ng proklamasyon ang Cardiopulmonary Resuscitation o CPR bilang isang life-saving technique na magagamit sa iba't ibang emergency tulad ng heart attack o near drowning kung saan tumigil na ang paghinga at pagtibok ng puso ng isang tao. Inatasan naman ang lahat ng ahensya ng gobyerno na sumama sa pagdiriwang ng National Cardiopulmonary Resuscitation Day at magbigay ng suporta at pagtulong sa DOH para matiyak ang epektibong implementasyon ng Proclamation 511. Batay sa Republic Act 10871 o ang Basic Life Support Training in Schools Act, dapat matiyak ng estado ng lahat ng able-bodied citizen ay maturuan ng mga mahalagang kaalaman para tumugon sa isang health emergency. Nagpadala po ang Philippine Coast Guard ng isang team ng doctors, nurses at teachers sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea para mapabuti po ang kalagayan ng edukasyon at ng nasabing komunidad na nasa isang remote area. Nakarating po ang team sa isla noong March 18 at magtatagal sila sa Pag-asa Island ng isang buwan. Noong March 27 at 28, nagsagawa po ang medical team ng isang medical mission para magbigay ng komprehensibong serbisyong pangkalusugan sa mga residente, kabilang po ang konsultasyon, medical treatments at preventive care measures. Habang ang mga educators ay nakatuon sa pagsasagawa po ng mga educational programs na nakatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa nasabing isla. Ayon po sa Coast Guard District Palawan, nagmarka ang nasabing inisiyatibang ito ay isa pong makabuluhang hakbang sa pagsusulong ng well-being at edukasyon ng mga residente nasa Pag-asa Island at mga kalapit na lugar. Sinabi pa po ng PCG na magiging regular ang pagkapadala po ng medical teams at educators sa naturang isla. Kinumpirma po ng Philippine Coast Guard na muling nahack ang official Facebook page nito ng isang hindi nakilalang entity. Ayon kay PCG spokesperson CG Rear Admiral Armand Balilo na monitor ng Coast Guard Public Affairs o CG PAS ang dalawang malicious short video na naipost sa official Facebook page. Nakipag-ugnayan na ang CGPAS sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa ilalim ng DICT para magsagawa
ng back-end operations at i-assess ang security breach nitong mga nakarang buwan. Ilang beses noong nakompromiso ang Facebook page ng PCG at posibleng inuugnay sa mga insidente ng pangharas sa West Philippine Sea. Nagbabala po ang Bureau of Immigration tungkol sa Bitbit human trafficking scheme kung saan hinihikayat ang mga kababaihan na magtrabaho sa flesh trade sa ibang bansa. Aba, idinitalye po ni Immigration Commissioner Norman Tansingco na Bitbit scheme. Ang isang frequent traveler ay magtatangkang dalhin ang isang babaeng biktima na lililangin para maging isang sex worker sa ibang bansa. Noon po March 22, hinarang po sa NAIA Terminal 3 ang isang male trafficker at ang biktima niyang nagkunwaring magkasintahan at nagtangka pong umalis ng bansa papunta po ng Kota Kinabalu sa Malaysia. May turn over na po sila sa Interagency Council Against Trafficking para po sa investigasyon. Maaari pong maharap ang suspect sa mga kaso dahil po sa paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Bumuo po ng tatlong team ang Department of Agriculture para pangasiwaan ang pagsisigawa ng mga infrastructure projects na magpapalago sa food production ng buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang mga team ay maghahanda ng feasibility studies para sa priority infrastructure project. Itinalaga po ni Secretary Laurel si Agriculture Undersecretary for Special Concerns and for Official Development Assistance Jerome Oliveros bilang chairperson po sa tatlong project preparation teams. Ang mga team ay magdadrop ng framework at plano para sa imumungkahing post-harvest program para sa bigas at mais, solar-powered cold storage at pagmungkahin ng solar-powered irrigation systems. Inutusan ni Laurel ang solar-powered irrigation project team na tiyakin na ang imumungkahing site ay consistent sa database ng National Irrigation Administration at sa Bureau of Soil and Water Management Irrigation Master Plan. Una lang sinabi ni Secretary Laurel na kailangan po ng gobyernong gumastos ng humigit-kumulang 93 billion pesos para magtayo ng mga kinakailangang post-harvest facilities para sa bigas at mais para ma-minimize ang mga aksaya. Hindi bababa sa 1 billion ang kailangang makabuo ng mga kinakailangang cold storage para ho naman sa gulay. Para mapanatili po ang positibong momentum ng nationwide rollout ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino program, magpapadala po ang Department of Human Settlement and Urban Development ng ilang key officials para makaakit pa ng mga katuwang, particular na po ang mga local government units. Ayon po kay Dishud Secretary Jerry Acusar, ang atin pong housing czar, ang nasabing opisyal ay itatalaga sa mga piling lugar para bantayan po ang mga ongoing projects at maituon sa pagkapatupad ng mga flagship program sa buong bansa. Sinabi pa po ni Acusar na kinakailangan ng national government ang tulong ng mga lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholders para sa mas mabuti at mas mabilis na pagpapalaganap ng national housing program. Tutugunan din po na nasabing setup ang mga local concerns and issues na kinakaharap ng aktual na pagkapatupad ng flagship program na naglalayong matugunan din ang housing backlogs. Iniulat po naman ng DSUD 4PH Program Management Office sa pangunguna po ni Yusek Gary de Guzman na nasa 30 proyekto na ang nasa iba't ibang bahagi ng development and construction sa buong bansa. Nasa 175 LGUs na po ang nagpahayag ng interes makabahagi sa 4PH. Congratulations po, Secretary Jerry Acusar, ang ating housing czar. Ayaw!
Inanunsyo naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ang PhilHealth Member Portal ay maaari nang ma-access sa pamamagitan ng eGovPH Super App para sa hassle-free at accessible na impormasyon. Ayon sa PhilHealth, ito ay sa pakipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology tungo sa readily available information para sa lahat ng miyembro. Ang eGovPH ay ginagamit na ng ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Social Security System, Government Service Insurance System, Pag-ibig at Local Government Units at iba pa. Pinayuhan ng PhilHealth ang mga miyembro na i-download muna ang eGovPH mobile app sa Google Play Store o App Store. Mag-sign up sa pamamagitan ng paglalagay ng personal na impormasyon. Pagkatapos, makakatanggap kayo ng isang one-time password code. Pagkatapos ng mga hakbang ay maaari nang i-verify ang account sa pamamagitan ng isang registered email address. Sa pamamagitan ng application, maaari hong ma-access ng mga miyembro ang kanilang membership profile, contribution history, at registered consulta provider. Hindi daw po bababa sa 53 overseas Filipino workers sa Taiwan ang na-promote sa mid-level positions at nabigyan ng pagkakataon na tumira ng permanent sa Taiwan kasama na po ang kanilang pamilya bilang reward sa kanilang pagsisikap at hirap. Ayon po sa report ng Manila Economic and Cultural Office of MECO, sinabi ni MECO Chairman Silvestre Bello III, mas marami pong kumpanya ng Taiwanese ang nagbigay ng reward sa mga manggagawa na Pilipino bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at magandang gawin sa trabaho. Binanggit pa po ni Bello ang kaso ng IMEI Foods Company Limited sa Taoyuan na nag-hire ng mahigit sa 10,000 Pilipino sa mahigit 30 taon. Ito ay isang food company na itinatag noong 1934 at naging sikat na tatak ng consumer sa Taiwan. Ang IMEI ay isang pangunahing milk processor. Pinayagan po ng pamahalaan ng Taiwan ang foreigner na maximum 12 taon magtrabaho sa mga manufacturing firms maliban kapag nabigyan daw po ng mid-level na trabaho. Noong nakaraang taon, isang OFW po ang ginawaran ng Taiwanese government bilang isa pong outstanding worker. Yan ang Pinoy. Outstanding worker na na-promote siya sa managerial position sa electronic company kung saan siya nagtatrabaho. May mahigit 150,000 Filipino workers ang nasa Taiwan. Magbabalik pa po ang Siento! 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 Ito na ang Caborito Kong Programa sa Umaga. Siento por Siento with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Saya at tumawa sa paborito ninyong game show tuwing Linggo ng gabi. Please, let's welcome our little gamers na acrobats! Wow! Gawin mo nga yung isa yung nakataas. Tapos umarap ka kay Yuki, sabi mo, Yuki, I love you. Ay, Yuki? Hi! Yan! Kaya naman ipapasa yung tanong na yan. Kanya po, kay Toto. Baka si Toto ang napili mo. Oo nga, di ko alam siya pa kaya. Toto! Ropelia po. Itong dalawa to, kayo naman ito magkaaway eh. And this is the game! Agad-agad! Level up! Level up! Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. Kapag gumawa ko ng kalukuman, mapapahamak ang mama. Kailan mo kang nanalo na si Yunha? Nandito ako para makita ka sa huling pagkakataon. Kalimutan mo na lang ako. Ikakasal ka kay Sarah Hong. Magsisimula na ang tunay na pagiganti ni Carrie. Yejun ko! Sa presinto ka na lang magpaliwanag, sir.
Pero ito nga ba ang gusto ni Janice? Gracious Revenge, gabi-gabi, 8 p.m. dito lang sa Net 25. Open for Business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25. At ngayon, ito na po ang ating Enceladang Sports News! Mamayagpag po si Filipino tennis ace Alex Iyala kasama ang kanyang French partner na si Estelle Cassino na sa bahagi sa ano daw po ito W75 Quasi Quasi Babu. Ah, yun pala bigas doon. Quasi Babu. Ayun. Sa France yan eh. Yun na nga. Ito daw pong tournament ito ginawa sa France. Matapos ang naging early exit niya sa Miami Open, bumawi siya sa kanyang matagumpay na stint sa nasabing torneo. Pinalo nila ang duo nina Jessica Pichet at Maya Lomsden sa score na 7-5 at 7-6 sa finals. Ang Quasi Babu Trophy, ang ikalawang doubles crown ni Iyala matapos ang kanyang kampanya sa W50 Pune sa India. Ito naman, nakuha po ni Pinoy boxer Melvin Jerusalem ang WBC Minimum Weight Championship matapos niyang ibigay kay Yudai Shigeoka ang kauna-unahan niyang professional loss. Dalawang judges ang nag-score ng 1-4, 1-1-2 pabor kay Jerusalem. Habang ang ikatlong judge ay nagbigay ng score na 1-1-4, 1-1-3 pabor kay Yudai. Dahil dito idiniklaraho ni si Jerusalem bilang bagong 105-pound champion. You know? Si Jerusalem po ang nag-iisang Filipino world champion. Nag-iisa na lang. You know? Sa kasalukuyan, dun pa sa minimum weight. Mm-hmm. Sports pa rin, ha? Pumayag po si Benny Boatwright na maging na susunod na naturalized play. Ayun! Magiging Pilipino na po siya sa Gilas, Pilipinas. Sa kabila nito, hindi pa rin matatanggal si Justin Brownlee sa 12-man list na binuo ni Coach Tim Cone para sa 4-year SBP plan. Ayon pa po sa SBP, magbibigay daan si Boatwright sa Pilipinas na magpadala ng mas pinakamahusay na roster ayon po sa pahintulot ng mga regional tournaments tulad ng Southeast Asian Games at ng Asian Games. Para po ay Coach Tim Cone, tumatanda ng ilang miyembro ng Gilas Pool kaya nararapat lang na masimulan ang naturalization ni Boatwright. Oy, mahilig ka ba sa binalot na pagkain? Oy. Abay, alamin natin ang special binalot sa Carmona, Cavite. Ba? Pinuntahan niya ni Prolarin Singgit at alamin natin kung paano binalot ang pagkain ito. Ayaw. Ikaw ba yung tipong mahilig sa binalot na pagkain? Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Carmona City, Cavite. At tikman ang pinagmamalaki nilang special binalot. Mula nga dito sa GMA Cavite, ipupunta na tayo sa Carmona City para tikman ang kanilang special binalot. Tara! Mula nga dito sa GMA Cavite, ipupunta na tayo sa Carmona City sa loob lamang ng 15 minuto kung hindi heavy ang traffic. And we're here now in Carmona City, Cavite at atin ang titikman ang pinagmamalaki nilang special binalot. Aba-aba, sino ang hindi gugutumi sa harap mo'y ihahain? At ito na nga ang special binalot nila. Umorder kami ng beef tapa. Chicken adobo.
pork chicken adobo. Kung dati ay adobo lang ang kanilang ino-offer na pagkain, ngayon ay marami ka ng pagpipilian. Sulit sa budget at talaga namang binabalik-balikan, hindi lamang ng mga kababayan natin dito sa Carmona City, kundi maging ng taga-ibang bayan o lugar. Kahit taga-Maynila ay nakararating dito. Talaga namang sulit at mabubusog ka sa kanilang special binalot. Kaya naman kung ikaw ay magagawin dito sa Carmona City, Cavite, abay huwag mo nang palampasin at tikman ang kanilang ipinagmamalaking special binalot. Dahil ika nga, every city has its own gem. Yeah, pupunta kami ng Carmona. Nakikita ko sa niluto ng binalot nito. Sige. Alamin naman natin ang iba't ibang luto ng tahong at kung ano ang health benefits ng pagkain ito. Ihahatid sa atin yan ni Catherine Reyes. Apa talaga naman ha? Good morning, Kat! Gutom na ba kayo? Bakit hindi subukan ang tahong sa lutong tinola, adobo, Bicol Express at steam? Madalas na isinasama sa mga boodle fight ng tropa at pamilya. Mayaman ito sa iodine na nakakapagpababa ng blood pressure at pagdevelop ng goiter at hypothyroidism. Magtanong tayo sa presyo ng tahong sa kahabaan ng kawit habang papunta sa Bacoor City. Ate, magkano yung tahong? Magganyan-ganyan? May sa taas po, 150-200. Ah, okay. Sige, thank you. Nakilala namin sina Nelshin at Eliseo na kagagaling lang sa laot. Sa mahigit na 2 oras na paninisid sa ilalim ng lawa, napuno ng tahong ang kanilang bangka. Gamit ang goggles, pamadyak at plastic tube na nagdurugtong sa compressor na nagsisilbing oxygen nila. Samantalang nakasabit ang sinaya sa kanilang mga leeg at kapag napuno na ito, iaakyat at iayakyakan na. Ilan ang anak ninyo? 4. So lahat sila nagtatabuyo nyo dito sa pagtatahong? Dito na rin binubuhay ko sa kalibat. Pag walang taong po, minsan minimwit, mana. Kaya na bang buhayin ang pagiging maninisip ng taong yung anak mo? Pwede na rin po, ma'am, kahit paano. Taga-taga lang po. Natanong po siya yung harap buhay eh. Mga karaniwan ng mga disgrasya o aksident na habang sumisisid kayo sa... Naalo na sa labay. Opo. Makati po siya. Susugatan din. Pag ano po, talip-tip po. Anong ginagawa niyo na first aid pagka nasasugatan kayo? Gamot na lang po, ma'am. May dala kayo dito ng first aid kit? Wala po, ma'am. Kaya pag-uwi na lang po. Ang mag-asawang Mark at Marilyn Pilapil, 10 taon na silang patuloy na namumuhunan at nakapagbibigay ng trabaho sa mga tao sa kanilang lugar. Sa kami sa kabila uli, hanggang sa maging 3 na po yung tahongan namin. Yung tahongan namin, halos 30 person. Yung sila karami. Kasi po, maninisid po ng isda. Yung iba, tahongan naman po. Opo. Pag wala pong kita sa tahongan, sa isda po sila. Regular naman yung kitaan. Meron pong pagkakataon na mahina po yung huli. Tapos, minsan, malakas naman po. Pero hindi naman talaga sila totally na walang kinikita. Kung talagang bakod, sigurado ka talaga na matataba talaga sila. Mula dito sa tahungan sa May Bacoor City, ako si Catherine Reyes Olazo, kasama ang Cavite News Team. Congratulations! Maraming salamat sa Cavite News Team. Ano ha? Nilantakan niyo yung tahong eh. Patikmin niyo naman kami rito, no ha? At eto pa, Nelson. Ang nakatutuwang pang merienda natin ay nakatutuwang pang negosyo rin. Punta na po sa pinakamalapit na Mr. Donut Brand sa inyong lugar or mag-order via Grabber Food Panda. Pwede po kayo mag-franchise. Mag-inquire po kayo via email sa fms@mrdonut.ph. Yay! Ay,
bago yeah, tayo magtapos, oh, ha, iwan lang tayo ng maganda-gandang balita ng Lason, ha? Oo, may maganda balita. Good news! Oy. Ay kasi nga raw, inaani na natin yung mga pagpupunyag at paghihirap ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Uh-oh. Alam mo ebidensya? Anong ebidensya? Ang ebidensya, ayon mismo kay Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Ay, oo. Ang assessment daw po ng HSBC, ito pong Hong Kong Shanghai Banking Corporation Global Research, ng investment environment ng bansa ay nagiging maganda na. Oh. Ano ha? Binabanggit po ni Kong Dong na nakikita na ang mga dayuhang mamumuhuna sa Pilipinas ng isang potential profitable investment destination na dapat umanong ipagpasalamat kina Pangulong Marcos maging kay Speaker Martin Nelson. Mm-hmm. Ano ha? Ayon po kay Kong Dong, US, ang US trade mission ng Pilipinas nangako pong $1 billion na pamumuhunan. Samantalang ang mga nasungkit na investment pledges ng Pangulong Marcos ay umaabot na po ng bilyong dolyar. At binabanggit pa ha, tinutugunan po naman daw po ni Speaker Martin at ng buong Kamara ang Pangulo upang dumami ang foreign direct investment na pong FDI sa ating bansa sa pagpapasada po ng kanilang mga panukala. At naniniwala pa po ang Kamara, lalo pang gagandang investment environment ng bansa kapag naaprubahan na po ng Kongreso ang niratipika ng publiko na yun pong tignan natin ang magiging epekto ng economic provision ng ating saligang batas na Nelson. Ayun! Eh, tignan natin sa mga susunod na mga araw ha! Oy, nakadalawang oras na pala gan tayo. Ano man? Pag ganun-ganun lang. Alas 7 na pala. Mm-hmm. At siyempre po, kasunod pa rin natin, si Love, Tony Pet in Everything. Yon. Ayun. Ito po naman ang palatuntunang Siyento! 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 This program, it's